Pero natutuwa ako kasi habang nagkikwentuhan tayo, si Rapi dito, yung reaction niya kanina, sabi niya, ay talaga. So ito na nga mga Hobby Bees, today meron kaming darating na napaka-espesyal na bisita at makikilala niyo siya mamaya. Pero dahil busy ako sa work today, si Ate B ang nagluto ng aming kakainin dinner. Hi ma'am! Ate, ano niluto mo for dinner? Ito. Nagluto si Ate na ano to? Sausage? Salpikaw. Sausage salpikaw daw. Lumuto, nagluto si Ate B. At saka nagluto din si Ate ng... Crab and corn from scratch, no? Yeah. From scratch, hindi yung ginagawa na lang, 'di ba, ng mga instant. And ano pa ang ating ulam? Meron din tayong ano pang meron dito? Wala akong makita sa table, char. Welcome back, Nanay Alana. Hi. Miss you, na miss ka namin. Thank you for coming. I'm happy. Yes, upo muna kayo. Upo po kayo. Magpahinga muna kayo, just rest. At ipiprepare lang natin ating dining table. Nanay Alana, Anna and Tina, kain na tayo. Let's have dinner. Pasensya na kayo sa nahandaan namin. Kain muna tayo sa prepare ni Hubby David. Kain na tayo. Ang menu natin ay... Ay, meron tayong Bicol Express. Yes, Bicol Express. Sausage. Anong tawag na? Sizzling na sausage siya. Sizzling sausage salpikaw. Meron tayong crab and corn soup. Nagawa from scratch talaga ni Ate. At meron tayong mga... Itong sumanlatik. Mamaya dessert. Masarap yan. Yes. Tsaka meron tayong fruits. Let's go. Ito tayo. So ito na nga mga Hubby Bees, ang aming special na bisita. Kasama namin si Nanay Elena. At saka ng anak na si Anna tsaka si Tina. Kain tayo. Kakain muna kami. Salamat sa pa-birthday. Birthday ni Nanay Elena last week. Kaya belated happy birthday. 66 years old na si Nanay Elena. It's a celebration of life. Ako po si Elena Felix. 66 years old. 30 years living with HIV. Was diagnosed in 1994. No, diba? At ang, nakikita niyo si Nanay Elena, napakasaya at napakabongga ng buhay ni Nanay Elena. 66 years old, napaka-healthy. Tingnan mo naman, si Nanay Elena, diba? Ang saya-saya niya. So, ang mga taong namumuhay na may HIV ay mabubuhay ng masaya at healthy. I think na kailangan pag-usapan yung mga bagay na yan. Kasi alam mo, marami ngayon, makikita natin sa news na masama yung hinahinatnan ng kanilang pagiging HIV. At dahil ito na hindi sila nagpapagamot. At bakit hindi sila nagpapagamot? Kasi hindi sila nagpapatest. Bakit hindi sila nagpapatest? Kasi takot sila anong sabihin ng kapwa. Kasi yung kapwa masama at mali ang mga pagkakaintindi nila. Hindi nila alam na meron na pala ngayong mga treatments para pwede tayong mamuhay ng buo, ng masagana, ng healthy, as long as nagpapagamot ka. Totoo yan. Importante, bukod sa mga tao na tatatakot, diba, na magpa-test, pero kailangan din din kasi nila ng support system. Diba? That will give them the courage para magpa-test, para hindi ma-depress, ganyan. Si Nanay Elena, look at Nanay Elena, mayroon siyang napakagandang mga anak na talagang sumusuporta sa kanila. Malaking bagay kasi yung support system, lalo na from the family. Kasi kung yung ngayon na nangyayari, stigma and discrimination happened in the family. So yun nakatagot. Oo, may mga kwento nga ng mga tao na dinisown ng family kasi nalaman nilang may HIV yung bata. Eh, hindi dapat ganun. Dapat nga suportahan mo para siya ay makapagpagamot, para makapagpatuloy siya sa buhay niya at makapagpatuloy pa sa mga pangarap niya. Diba? Pero natutuwa ako kasi habang nagkikwentuhan tayo, si Rapi dito, yung reaction niya kanina, sabi niya, ay talaga, ganun. Kasi diba? Si Rapi, natututo siya, diba, sa ating usapan ito. Pero hindi ka matututo kung hindi siya pinag-uusapan. Totoo. Kaya dapat talaga pinag-uusapan at mag-create tayo ng more awareness sa community natin. So, Nana Elena, ano yung mga advice na mabibigay mo sa mga taong alam nilang sila ay may HIV at nahihiyang hindi nila alam na may HIV sila kasi natatakot sila magpa-test. Anong pwede natin sabihin sa kanila? Kung meron ka ng tamang information, may nakuha kang information na nakita mo na ay may risk ako, may exposure ako, huwag ka na magdalawang isip, magpa-test na agad. Marami ng testing. Actually, hindi na lang yan Department of Health, meron na tayong mga community-based organizations na nagbibigay ng testing. May mga facility. Katulad ko, ako ay community-based screening motivator. Sabihin, nagmo-motivate ako ng mga tao na magpa-test o magpa-screen. Pag
sa akin, kapag na-test ko ang isang tao, kung non-reactive yan, ang laging encouragement ay manatili kang non-reactive. Pero pag nag-positive yung kanyang, reactive yung kanyang result, sa akin pa lang, sa screening ko pa lang, iyahatid ko na siya sa facility. Doon sa facility, meron na talagang mga medtech na kung saan kukuhanan sila ng dugo. At doon sumayon sa ilalim sa talagang testing. Doon, pag nag-positive, diretso na yun na link to care. Treatment, diretso siya, diba? So wala nang, hindi na yung tulad noon na pag nag-test ka ngayon, hihintay mo pa yung 1 month, 2 months, 3 months, bago mo malaman yung result, yung confirmatory. Confirmatory, yan. Saka ka palang maggagamot. Yung span ng 3 months, pwedeng ma... Maraming pwedeng mangyari. Oo, pwede nang bubagsak yung kanyang immune system. O kaya, or else, ang pinaka-worst pa nga doon ay may mangyayari na sa kanyang mental health. Yeah, I agree. At mag-iisip na yan ng uwan. Yun, in-encourage namin yan yung mga tao na huwag matakot, no? At magpa-test lang. Yes. Alam mo, ang gusto ko lang sana maintindihan, no? Kasi, because maraming tao pa rin ang hindi nakakaintindi at hindi aware sa mga facts. Ang sama-sama pa rin ng tingin natin pag sinabi nating may HIV. Marami tayong prevention, like yung nabanggit mo kanina, yung PrEP, may PEP. Tama. So, pwede na tayo. At may mga commodities tayo, like condom. Promote pa rin natin lahat ng pwede mag-prevent sa HIV. Yeah. Ay dapat nakalaan sa mga tao. Correct. Kaya dapat alam, malaman nyo yan. Sabi nga nila, lamang ang may kaalaman. Yes. Diba? So, kung hindi nyo alam yung mga yan, it's very accessible. Kailangan nyo lang malaman kung saan kayo makakakuha ng mga ganyan, ng mga pang-prevent, no? Instead of judging people who are already sick, let's help them be healed and live fully. Although hindi wala pang cure ng HIV, pero meron siyang treatment para makapagpatuloy siya ng buhay niya na hindi siya nakakaawa. Imagine, I celebrate life ni Nanay Helena today because 30 years na siyang namumuhay na may HIV at 66 years old, bonggang-bongga pa rin, maganda pa rin. Yes! Tingin nyo naman sila ni Helena, o diba? Napakaganda! Napakasaya! At napaka-healthy. Hindi halata na 66. Akala ko na lang 18 years old. Wow. Yes! Sarap! Huwag natin i-judge ang mga tao na may HIV because hindi natin alam anong kwento nila. Yes. Yes. Hindi natin alam yung kwento nila. Totoo. At ang treatment ay libre, ha? Diba? Ay, bongga. Libre, yeah, diba? Libre ang treatment. Saan oh, ka pa, diba? Hindi kayo matatakot kasi libre ang treatment. Oh. Kaya hindi na dapat matakot yung magpa-test. Kasi may treatment at libre. Tapos, inilalapit na natin yung mga facilities doon sa mga tao. Accessible sa kanila. Sa mga taong curious or hindi alam about HIV, dapat huwag silang mahihiyang magtanong. Tama. Huwag mahihiyang magtanong. Dahil nga, lamang. Ang dami yung brand na nababanggit ngayong gabing to. Thank you, Ana and Elena, Ana and Tina! Ingat kayo! Ingat po kayo! Maraming salamat! Hopefully, dumami yung katulad yung platform, no? Totoo, yes. Kasi that's the aim, eh. That's the goal. Thank you sa masarap na food. Thank you kay Ate, Ate B.